Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Bago natin simulan ang kwento, magpapasalamat muna ako sa aking mga natitirang member na si Ma'am Jutesa Moore. Ganon din si Ma'am Ricar Pastrana. Silang dalawa talaga ang nagtagal sa pagiging member. Kaya maraming salamat po sa inyong dalawa. Ganon din sa mga araw-araw na nakikinig dito. Malaking suporta na po ito para sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Magandang araw. Ang karanasang ito ay nangyari sa unang baryo na aming tinirhan ng aking asawa. Sa mga panahong ito ay pareho po kami nagtatrabaho. Napagpasya namin na doon bumili ng lupa kasi malapit po ito sa aming pinagtatrabahuan. Mas madali para sa amin. Sa mga panahon din na ito ay sinusubukan na rin naming makabuo ng anak. Kasi mahigit 2 taon rin ang nakakalipas magmula nung kami ikinasal. Maliit lang ang bahay namin noon, subalit malawak ang lupain. At ang plano sana namin, kapag magkaroon na kami ng mga anak, ay saka namin palakihin ang bahay. Pero hindi humantong sa ganoong sitwasyon, sapagkat nagkaroon kami ng nakakatakot na karanasan sa baryong iyon. Buwan ng Abril, taong 1995. Isang madaling araw ay nagising ako nang dahil sa nakarinig ako ng kaluskos sa labas ng aming bintana. Naaalala ko na yung dingding namin noon ay gawa lamang sa amakan. Kaya kung meron mang kumakaluskos nito ay talagang madidinig namin. Kaagad akong bumangon at pinakinggan pa ang mga tunog na ito. Subalit agad namang nawala. Sinubukan ko namang bumalik sa aking pagtulog at noong nasa bingit na ako ng aking antok, ay nagpatuloy ang mga kaluskos. Sa aking pagtataka ay bumangon na ako at bala ko sanang tumungo sa bintana para tingnan ang labas. Subalit hindi pa man ako nakakarating doon, ay biglang nahinto ang mga kaluskos at saka nakarinig ako ng mahinang yapak na papalayo sa bintana. Labis noon ang aking pagtataka. Pumunta ako sa isa pang bintana na malapit lang sa aming kama. Binuksan ko ito subalit wala naman akong makitang hayop o tao sa labas. Tumingin ako sa kalangitan at malapit na rin sumikat ang araw. Hindi na lamang ako bumalik sa aking pagtulog. At pagkatingin ko naman sa orasan ay mag-aalas 5:30 na. Napagpasyan ko naman nagisingin na lamang ang aking asawa at sinabihan na magkakape kaming dalawa. Kaagad naman siyang bumangon. Gising na, magkakape tayo. Sabi ko sa kanya. Eto na po, mauna ka na dun sa labas. Sagot naman niya at kaagad naman akong tumungo sa kusina. Nang marating ko ang kusina, ay kaagad akong nagtimpla ng kape. At sa kalagitnaan ng aking ginagawa, ay nakaamoy ako ng lana. Isa po itong uri ng pamahit na ginagamit ko rin kapag magkakaroon ako ng mga kate-kate. Ito rin kasing nakasanayang gamitin ng mga matatanda sa amin. Hindi nagtagal ay dumating ang aking asawa at agad naman siyang nagsaing. Meron akong naamoy na lana. Gumamit ka ba? Tanong ko sa kanya. Hindi ako gumamit. Sagot niya
at napakamot naman ako. Tumungo naman ako sa sala na kung saan namin nilalagay ang aming mga pamahid, pati na yung mga gamot sa trangkaso. Nakita ko naman ang lana, pero meron itong takip at hindi talaga binuksan. Inamoy ko pa nga ito. Pinalampas ko na lamang ang sitwasyon na ito at makalipas ang ilang araw. Isang gabi, pagkarating namin sa bayay, agad ako nagsahing sa kusina. Habang asawa ko naman ay humiga sa mahabang upuan na nasa sala. Alam ko ring pagod ito, kaya hinayaan ko na lamang. Binuksan ko naman ang radyo na noon ay dibaterya. At sa kalagitnaan ng aking pakikinig sa balita, ay umalingasawang malansa at mabahong amoy. Hindi ko naman mawari kung saan ang gagaling. Pero tinatangay ito ng hangin na pumapasok sa nakabukas na bintana na nasa aking harapan. Kaagad naman akong dumungaw doon at sumingot. Subalit hindi ko talaga matukoy kung saan ang gagaling. Lumabas pa ako ng bahay at wala akong dalang anumang ilaw. Pagkarating ko sa likod, ay meron akong nakitang mga mata na parang uling na nagbabaga. Sa takot ko ay tumakbo ako pabalik sa loob ng bahay at saka sinabi sa aking asawang tungkol dito. Isara mo mga bintana. Dali, bilisan mo. Bulalas niya. At nang dahil sa pinapakita niyang reaksyon ay nataranta na rin ako sa mga sandaling iyon. Sa buong buhay ko ay noon na ako nakakita ng ganon at alam kong hindi ako namamalik mata. Pagod man ako, pero alam kong tunay ang aking nakita. Nang maisara namin ang mga bintana at pinto, ay pinatay ko ang radyo. Nakiramdam kami at parang nawala ang gutom at pagod namin. Hindi nagtagal ay meron kaming narinig na nagwawali sa labas ng aming bakod. Kaya naman sumilip ako sa bintana para malaman ko kung sino iyon. Meron ngang nagwawalis, subalit hindi ko maaninag ang kanyang mukha kasi madilim na rin sa mga sandaling ito. At sabi ko sa asawa ko, bukas na bukas ilalagyan ko ng ilaw ang tapat ng aming bahay. Maya-maya lang ay kumain na kami ng hapunan. At pagkatapos nito ay pumasok na kami sa kwarto upang magpahinga. Hindi ko naman alam kung bakit hindi ako makatulog. Hindi rin ako mapakali at panay ang tingin ko sa bawat siwang ng aming kwarto, lalo na sa ibabaw ng bintana. Meron kasing maliit na siwang doon na pwedeng silipan at kung ano-ano na rin ang pumapasok sa aking isipan. Maya-maya lang ay narinig kong humihilik ang aking asawa, kaya sigurado akong tulog na ito. Bandang alas 10, ay narinig ko talaga na merong lumundag malapit sa aming bakod. Medyo mabigat ang paglundag na iyon kasi tumunog din ang lupa at may binagsakan pa siyang mga tuyong dahon. Agad naman akong naalerto kaya bumangon ako at dahan-dahang naglakad patungo sa bintana. Ito yung nasa tapat lang ng aming kama. Pinuksan ko ito ng kaunti at sinilip ko ang labas. Subalit madilim talaga. Wala akong makita. Natatakpan din kasi ng mga ulap ang buwan sa mga sandaling ito. Lumipat ako sa kabilang bintana at sinilip ko rin ang labas. Pero ganun din. Wala akong makita. Ang ginawa ko, kinuha ko ang flashlight na nakapatong sa mesa. Ito yung flashlight na gawa sa bakal. At ito rin ang namamayagpag sa mga panahong ito. Talagang solido at maliwanag. Bumalik ako sa kama at tumiga. Nakiramdam ako. Pero lumipas lang ilang oras ay wala naman akong narinig o nararamdamang kakaiba. Bandang alauna ng madaling araw ay dinalaw ako ng anto. At nang dahil dito ay hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako.
Bandang alas 4 ay ginising ako ng aking asawa kasi may nadidinig daw siyang tunog na nanggagaling sa bubungan at nasa ibabaw lang namin to. Parang tunog ito ng isang ibon, subalit medyo malalim nga lang at buong buo. Hindi siya matinis. Nakaramdam naman ako ng takot, ganun din ang aking asawa. Nakahawak na rin siya na mahigpit sa akin. Makalipas ang ilang sandali, ay nahinto ang kanyang pagtunog at hindi na naulit. Hindi na lamang kami natulog. Hinintay na lamang namin na sumikat ang araw. At kahit hindi ako masyadong nakatulog ay umasok pa rin ako sa trabaho. Naikwento naman namin sa aming mga katrabawang tungkol sa mga karanasan namin sa bahay. At may nagsabi sa amin na bumili daw kami ng mga pangontra. Mahigit 2 taon na kaming tumitira sa baryo na yon. Ngayon lang to nangyari sa amin. Sabi ko si isa naming katrabaho na tawagin na lang nating Maria. Hala, baka buntis yung asawa mo. Kaya kayo inaaswang. Sagot niya at nagtinginan kami ni Mrs. Napaisip ako na maaaring tama si Maria. Kaya naman pagkatapos ng aming trabaho ay kaagad kaming tumungo sa bayan namin para humanap ng mga pangontra sa aswang. Meron namang nakapagsabi sa amin na mas mabuting tumungo na lang kami sa isang magaling na albularyo para kami mabigyan ng totoong pangontra. Ang albularyong ito ay tawagin na lang nating Mang Romulo. Kilala pala siya sa bayan na iyon. At minsan dinadayo pa ng mga nakatira sa kabilang bayan at sa mga karatig probinsya. Nang marating namin ang kanyang bahay, ay agad kaming pinapasok ng kanyang asawa na tawagin nating Lola Rosing. Pagkapasok pa lang namin ay umalinga sa wagad ang mabangong amoy na parang galing sa isang bulaklak. Talagang nakakarelax ang amoy at hindi masakit sa ilong. Kahit ilang oras pa naming amuyin ay ayos lang sa amin. Hindi rin nakakahilo. Magaan din sa pakiramdam. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Tanong ni Mang Romulo. Magtatanong lang po sana kami kung meron po kayong mga pangontra sa aswang. Ilang gabi na kasi kaming pinaparamdaman sa bahay. Sagot ko sa kanya. Ay sigurado ba kung buntis ka, Iha? Kahit magpustahan pa tayo. Kahit magpatingin pa kayo. Biglang sabi ni Lola Rosing. Paano niyo po nasabi? Tanong naman ang aking asawa. At sigurado din akong lalaki yan. Yung mukha mo, parang pagod na pagod. Huwag ka sanang magalit pero sa tingin ko, mas maganda ka noon. Patawang sabi ni Lola Rosing at napangiti naman kami ng aking asawa. Wala kaming maisagot. Hindi yan nagkakamaling asawa ko. O siya, hintayin niyo ako dito. Meron akong ibibigay sa inyo. Sabi naman ni Mang Romulo at kaagad siyang tumungo sa likod ng kanilang bahay. Makalipas naman ang mahigit kalahating oras, bumalik ito na merong dalang kwindas at saka maliit na bote. O heto, suotin mo tong kwintas. Iinit yan kapag merong aswang na malapit sa iyo. At kapag bumula naman itong langis o kapag tumagas, ganun din. Merong umaaligid o malapit na aswang. At saka huwag kayong matakot. Magdasal din kayo palagi. Magsindi na rin kayo ng insenso mamaya at saka makiramdam. Sabi ni Mang Romulo. Maraming salamat po Mang Romulo. Tatandaan po namin yung mga sinabi. Sagot ko naman. May kutob ako na isa rin sa inyong kabaryong umaaswang sa iyo. Pero kapag matukoy niyo kung sino siya,
subukan yung paringgan kapag nagpaparamdam. Ihinto yan. Dagdag pa ni Mang Romulo. Makalipas ang mahigit kalahating oras, ay umuwi kami sa bahay. Agad naman kami nagpausok ng insenso. Hinayaan ng namin to hanggang sa maubos. Pero bandang alas 11, ay narinig ko na merong tumatawag sa amin. Ito ay ang kabaryo namin, na nakatira lang din naman sa di kalayuan. Nagtataka naman ako kung ano ang kanyang kailangan sa ganitong oras at hindi naman siya namin masyadong kaklose. Pagkalabas ko ng bahay, ay nakita kong nagsasalpukan ng kanyang mga kilay. At sabi niya patayin daw namin ang insenso kasi hindi makatulog ang kanyang nanay sa amoy nito. Naiintindihan naman namin ito kasi hindi naman lahat ng tao ay nagugustuhan ng amoy ng insenso. Kaya binuhusan ko nga ito ng tubig para mawala ang usok. Humingi din ako ng paumanhin sa kanya. Pagkapasok ko naman sa loob ng bahay, ay tinanong ako ng aking asawa kung sino iyon. At sinabi ko naman ang pangalan. Pero makalipas lang mahigit kalahating oras, ay nagsimula ang mga pagpaparamdam. Una naming narinig ang tunog ng isang baboy na nasa malalim na boses. Kaya naging alerto kaming dalawa. Nakita ko naman na yung langis na binigay sa amin ni Mang Romulo ay bumula. At ang sabi naman ng asawa ko, medyo umiinit ang kwintas. Sabi ko naman, baka meron ng aswang sa paligid ng bahay. Kaya naging alerto kami. Maya-maya pa, ay sumakit ang tiyan ng aking asawa. Hanggang sa pinagpawisan nito at namimilipit. At ang hinala ko naman, ito ay ang nanay ng kabaryo namin na pumunta sa bahay. Siya ang sa likod ng pagpaparamdam. Kaya naman pinaringgan ko ito gaya ng sabi ni Mang Romulo. Tatlong beses kong binanggit ang kanyang pangalan at sabi ko kapag may mangyaring masama sa asawa ko, wala akong ibang pupuntahan kundi siya lang. At sinabi ko pa na magsasama ako ng isang magaling na albularyo. Sa maniwala kayo hindi, makalipas lang mahigit 10 minuto, ay nawalang pananakit sa tiyan ng aking asawa at nahinto mga pagpaparamdam. Naging tahimik din ang paligid. Kinuha ko naman ang insenso na binigay sa amin ni Mang Romulo. Saka pinausok ko ito hanggang umaga. Sumikat lang ang araw ay hindi na muling bumalik ang kabaryo namin. At tamang ang mga sinabi ni Mang Romulo. Ito ang huling gabi na pinaramdaman kami ng aswang. At higit sa lahat, tama si Lola Rosing. Sa sumunod na araw ay nagpatingin kami sa isang bahay paggamutan. At nalaman nga namin na buntis nga ang aking asawa. Pero habang lumilipas sa mga araw, ay hindi na nagiging komportable ang aking asawa sa baryo na iyon. At kahit ako din. Pakiramdam ko, ay meron talagang umaaligid tuwing gabi. Kahit wala naman kaming naririnig na kakaiba. Kaya naman napagpasya namin na tumira na lamang sa bahay ng aking mga magulang. Sila lang din naman ang naninirahan doon. At ang aking mga ate at kuya ay meron na rin sariling mga pamilya nung time na to. Nanganak naman ang ligtas ang aking asawa at sa maniwala kayo hindi. Lalaki nga ang aming panganay. Agad naman naming naalala si Lola Rosing kasi tama ang kanyang hula. Naging tahimik naman ang aming buhay at masaya naman si nanay at tatay na doon kami tumira sa bahay. Sila rin ang nagbabantay sa kanilang apo kapag papasok kami sa trabaho. Binenta ko naman ang lupain namin sa baryo na iyon at bumili ako ng sasakyan. Para kahit malayo ang opisina ay meron kaming service. Hanggang dito na lang po ang kwento. Maraming salamat Sir Chris. Maraming salamat din sa iyong tagapakinig. Maraming salamat sa inyong oras. Hanggang sa muli.